Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender, juicy hot dog. At kung gusto mo gumanda katulad ng mawasan mo, kumain ka na rin ng tender, juicy hot dog. Ang tunay na number one. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh ngayon ng mamasam ninyo. So yun, so may chika ako sa inyo. Kaninang hapon, nakita ko na naman yung neighbor ko na napakaganda ng katawan. So yun, so kinamusta niya ako, inawakan niya yung kamay ko. Nawawonder ako sa kanya kasi sa tuwing nakikita niya ako, talagang nahawakan niya yung kamay ko at pinipisil niya. O diba? So anong ibig sabihin nun? Nakakaloka. Tapos sabi niya sa akin kung saan daw ako pupunta. Sabi ko dyan lang, sa tabi-tabi. Kasi magbablog nga ako sa tabi ng swimming pool. So sabi ko sa kanya, dyan lang ako pupunta. Oh, hindi po si Tia Pusit ang nasa harapan ninyo ngayon, kundi po isang Amerikanang hilaw. Charot. O diba, nagmukhang mistisa talaga ang lola ninyo sa aking blonde hair. Oh, so yun, maganda ba ako? Para ba akong manika? Mukha na akong Barbie doll. Pwede na ako ilabas sa Miss International. Gusto ko to yung wig na to kasi nagmukha akong mistisa. Tapos bukod doon, ang ganda-ganda ko talaga. Di ba? Sabi na ni Gaisel Ortega, pumuti yung mukha mo. Eh kasi naman talaga, may lahi naman ako, di ba? So kapag nasusuotan talaga ako ng mga ganitong kulay ng wig, lumalabas ang tunay kong kagandahan. O, di ba? Maalindog. So, kamusta naman? Sana lahat kayo ay masaya dahil Miss Universe na. Kaya naman ang tatalakayin natin ngayon ay sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo lahat dahil talagang hindi nyo magugustuhan ang mga sasabihin ng mamasam ninyo. So, guys, huwag na natin patagalin para sa unang chika. Miss Curacao at Miss Aruba, nakakatakot nga bang kalaban dito sa Miss Universe? Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? To be honest, bakit naman kayo matatakot kay Miss Curacao at kay Miss Aruba? Sa bagay, ako para sa akin si Miss Aruba, kung face ang pag-uusapan, magkamukha kaming dalawa. Nakikita naman natin na very strong at very powerful ang mukha ni Miss Aruba. Nandoon din yung bubbly personality niya. Mapapansin mo naman sa kanya. Plus, nandiyan dyan si Miss Curacao na talaga naman ang datingan ay pang Miss Universe din. Di ba? So yun. So talaga nakakatakot sila kung magpa-perform sila ng bonggang-bongga sa entablado ng Miss Universe. Dahil ngayon pala, mga pictures pa lang nila ay talaga naman masasabi ko, mukhang strong at powerful. But hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung mga eksenang gagawin nila sa Miss Universe at magugustuhan ba to ng mga hurado. Di ba? Sabi nga ng lola anin nyo, hindi daw sa kanya nakasalalay ang pagkapanalo ng isang Miss Universe, kundi daw sa mga respetadong mga judges. Sana totoo, charot. So yun, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa darating na Miss Universe, kung magkakaroon ba ng bayasan or wala. So basta, ako ang alam ko, si Curacao at si Aruba, ito ay strongest candidates ngayon dito sa Miss Universe. At sa nakikita kong galawan nila, talagang pak, imposibleng wala sila sa semifinals. Ah! So, yon. So, para sa sumunod na chika, Ivana Bachelor, Tinikay Celeste Cortesi. Anong say mo dyan, Mama Sam? Bakit isda ba si Ivana Bachelor para maging Tinikay Celeste Cortesi? I don't think so. Magaling si Ivana Bachelor in terms of communication skills at walang duda yon. Kung paano siya magsalita ay talaga namang masasabi ko, pak! Magaling. Bongga. Pero syempre, hindi lang naman yan sa galing ng communication skills. Nandiyan din syempre yung performance level na tinatawag para masabi natin na total package ang isang kandidata at pwede siyang maging isang Miss Universe. Di ba? Si Celeste Cortese, nakakapagsalita din siya at kaya niyang mag-deliver sa lahat ng mga questions sa kanya.
my brain ang lola ninyo. Ando dyan din, nakikita din natin ang beauty ng lola ninyo. Ando dyan din, syempre, yung body na meron itong si Celeste Cortese. Kaya masasabi ko, hindi magiging tinik si Ivana Bachelor kay Celeste Cortese. Bagamat si Celeste Cortese ang magiging tinik kay Ivana Bachelor. Charot! So, yun ang abangan natin sa Miss Universe. Basta for now, nakikita ko, aariba ng bonggang-bongga si Ivana Bachelor dahil alam ko ay talaga namang magaling siya pagdating sa competition. Pero syempre, tulad nga na sinabi ko, depende yan sa performance level ng isang kandidata. At tingin ko si Celeste Cortese, aariba din ng todo-todo sa competition ng Miss Universe. So paano natin masasabing tinik si Ivana Bachelor? Si Celeste Cortese ang magiging tinik kay Ivana Bachelor. Ayun ang pagkakaintindi ko. Charot! So, abangan natin. Pareha silang tinik sa isa't isa. So, yon. So, para sa sumunod na chika, ano naman ang masasabi mo sa departure outfit ni Miss USA? O, di ba? Papunta na kasi siya dun sa competition. Ang masasabi ko, hindi siya maganda. Charot! Ah! Sobrang cool ng kanyang outfit. Gustong-gusto ko yung eksena. Gustong-gusto ko kung ano ang ipinapakita niya dito. Sobrang, alam mo yon, ready to fight and then may pasabog in the future. Diba? Hindi naman niya kailangan pagdating doon ay naka-long gown na. So ngayon pala nakikita ko na talagang pack na pack ang beauty niya and then I'm so excited for her kung anong ipapamalas niya sa competition ng Miss Universe. Basta, ang nakikita ko para siyang magbabakasyon. So yon, so yun yung outfit niya na parang rarampa lang ako sa ibang country. Ganon! So, tignan natin kung ano ang eksena nito ni Miss USA. Pero yung outfit na tinatawag ninyo, mukha siyang magbabakasyon. Charot! So, yon. So, para sa sumunod na chika, Miss Colombia at Miss Germany, panalo ba ang mga eksena nila ngayon para sa laban nila sa Miss Universe? Well, ang makikita ko dyan ay pareha silang maganda at pareha silang umi-eksena. Mukhang pareha silang may attitude. Charot. So, yon. So, nakikita natin, hindi ko alam kung nandun na sila sa competition, but I saw them so pretty. Di ba? Ang ganda-ganda nila. Para silang mga, ano, pwede nang ibugaw. Charot. I hope na sana maging maganda ang kapalaran ni Miss Colombia sa competition ng Miss Universe. At ganun din to si Miss Germany. Mukhang nagkakasundo ang dalawa. Parang feeling ko ay pareha sila ng ugali. So, tingnan natin kung ano ang kahihinatnan ng dalawang to sa competition ng Miss Universe. Tingnan natin kung papalo nga ba si Miss Germany dito sa competition, lalo na nanalo ang Miss Germany sa Miss International. At tingnan natin kung kaya niyang pantayan ang galing ni Miss Germany sa Miss International. At may uwi din niya ang corona ng Miss Universe. O, diba? Maganda siya, in fairness sa kanya, ang ganda-ganda niya. And then si Miss Colombia naman, ang masasabi ko lang sa kanya, panalo. Charot, so yun. Maganda din ang bakla. Mukhang maldita. Mukhang ayaw magpakabog. So, parehas nga sila nakikita kong ugali ni Miss Germany na magkasundo kasi sila eh. So, sino pa ba magkakasundo dyan? Di, parehas lang ng attitude, diba? But nandoon tayo sa part na abangan natin kung ano yung papakita ni Colombia at abangan din natin kung ano yung papakita ni Germany at tignan natin kung silang dalawa ay tuluyan ng maliligwak sa Miss Universe o makakapasok sila at pwedeng manalo, diba? So, hindi natin alam yan. Sa darating na araw, malalaman natin, diba? So, yon. So, para sa sumunod na chika. Sumunod na chika, binabas ang styling ni Celeste Cortese at ang kanyang buhok ng mga Latinas. Anong masasabi mo? Ang masasabi ko, mga inggitera sila. So, yon. So, syempre, ano ba ang dapat nilang gawin kundi i-bash, diba? Pag nambabash ka, ibig sabihin, naiinggit ka. Kaya ka nang babash. So, yon. So, wala naman tayong magagawa doon. Hindi si Celeste Cortese ang nagpapakita ng attitude dito sa pambabash nila, kundi sila mismo. So, kung binabash man sila, binabash man nila si Celeste Cortese dahil sa styling nito o kaya sa buhok nito, ibig sabihin nun, natatakot sila kay Celeste Cortese na baka mawalan sila ng eksena o baka mawalan ng eksena yung manok nila dito sa Miss Universe. Ibig sabihin nun, hindi sila confident sa pambato nila na 100%, di ba? Kaya nila binabash si Celeste Cortese. Yun lang yung nakikita ko doon.
But don't worry guys, kasi hindi naman natin kailangan patulan yung mga ganyan. As long naniniwala ka sa pambato mo at naniniwala ka sa galing ni Celeste Cortez, wala kang dapat ikatakot. Ang dapat mong intindihin kung paano ba makakalaban ng bonggang-bongga dito sa competition si Celeste Cortez at hanggang saan ba ang mararating ng lola ninyo sa Miss Universe. O, di ba? So, yan yung dapat nating intindihin. Huwag tayong ma-worry. Just be relaxed and be happy. Kasi naniniwala ako na si Celeste Cortez ay kakabog ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Kaya lang nila binabas yan kasi naiinggit sila. At kaya sila naiinggit kasi hindi sila kampante sa styling at sa buhok ng mga iniidolo nila. So, yun lang yun. So, yun. So, i-bash ninyo ang hair ko. Sasabunutan ko kayo ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, Celeste Cortez, papalo ba talaga ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe? At ano naman ang masasabi niyo mo kay Miss Colombia at kay Miss Germany? May attitude na din ba silang dalawa? So, yun. At saka, syempre, kay Miss USA, nasasayahan ka ba sa kanyang departure outfit? At ano naman masasabi mo kay Miss Curacao at kay Miss Aruba? Malakas nga ba talaga sila sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys! Guys, maraming salamat po sa lahat ng nagagandahan sa akin, sa walang sawang suportang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nagagandahan dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yon, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Ganda ko, di ba?